Mariin ang pagtutol ng mga katutubong tagbanwa sa Maraval, Marilee Island sa bayan ng Culion dahil hindi umano sila kinonsulta ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa napipintong konstruksyon ng Inter-Island Bridge na dadaan sa kanilang lupaing ninuno. Ayon kay Larry Sinamay, chairman ng mga katutubo sa nasabing bayan, natatakot silang maapektuhan ang karagatang sakop ng kanilang ancestral domain na siya rin pinagkukuhanan ng kabuhayan. Halos 100 mga katutubo ang nagprotesta laban sa Coron-Culion Inter-Island Bridge noong March 31 sa Culion kasama si Sinamay. Yun po ay kinakatakot ko na mangyari yung tulay na yan, kaya tumututol po kaming mga katutubo dito po sa tulay na ito. Nagagawin po dito sa Marilit Maraval. Ayon naman kay Father Roderick Caabay, ang parish priest ng La Immaculada Concepcion sa Culion, ang panukalang Inter-Island Bridge ay dadaan sa gitna ng bundok na nasa katutubong lupain at seryosong makakaapekto sa karagatan na dahilan ng kanilang hanap buhay. Kasi yung ating mga katutubo, mga kwanto, mga subsistent fisher folks, yung pagkain araw-araw, diyan ang lumilibot, you will kill the source of food. And also definitely, ang kanilang pag-anilangan yung kurot pa din, yung root crop sa bundok. Pag may daan saan sa gitna ng bundok, that would also mean hindi na nila makukuha, umalay makukuha ng mga pagkain nila sa panahon ng taghirap. Ang mga katutubo ay pumirma na rin umano sa petisyon na tumututol sa paggawa ng nasabing tulay. Nitong nakaraan lang ay gumawa ng online petition sa change.org ang iba't ibang grupo sa Calamianes para mangampanya ng 10,000 signature na humihiling kay DPWH Secretary Mark Villar na i-release ang engineering at structural design ng naturang tulay, magsagawan ng environmental at economic impact assessment, ipresenta ang resulta ng impact assessment na may transparency, at gumawa ng strategic plans at safety nets kasama ang kaukulang pondo na magtitiyak ng proteksyon at preservation ng nasabing lugar. Mula rito sa Puerto Princesa City, ako si Patricia Lariret, Palawan News.